Di naman nanakop pag-ibig mo sa midunod sa taong lumilimot, awa mo'y ihulo, Panginoon, mapasamin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawaing gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita kay, magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na ituloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit namin mga dahong lagas sa simoy ng hangi,
tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikaw'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at ubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami, O, mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Iyong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohan ng ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanya, sa Kanyang anak na si Hesukristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwing
iligtas kami sa dusa. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanyang-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambayanan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos, dahil ngayong linggo, ang unang linggo sa panahon ng Adbiyento, at ang araw na ito ang umpisa sa ating pangliturhiyang kalendaryo. At tayo ay muli na namang pinagtipon-tipon ng Diyos sa misang ito upang dakilain at pasalamatan siya. Kaya naman po ngayon, sabay-sabay po nating bigyan ng parangal at papuri ang mahal na poong Jesus Nazareno. Handa ka na ba? Marahil kapag tayo ay tinanong ng ganitong bagay, ay kakabahan tayo. At ang ilan pa sa atin ay siguro mapapatatong ng bakit, anong meron, anong mangyayari, anong kailangan kong gawin. Mga kapatid, sa buhay po natin, marami tayong pinaghahandaan. Sa mga magulang pong nandirito ngayon, alam ko po ang pagsisikap ninyo, ang paghihirap ninyo, lalo na kung yung anak ninyo ay mag-aaral na o di kaya'y papasok na ng college. Grabe yung pagtatrabaho ninyo, yung pagkakayod ninyo para mapaghandaan ang mga gastusin sa eskwelahan. Sa mga estudyante, labis din kayo naghahanda, lalo na kung sasapit ang midterms, ang finals o di kaya'y board exam. Nagpupuyat kayo sa pag-aaral para maipasa lang ang mga exam. Kapag may gusto kayong bilhin, dream house, dream car, o di kaya yung mga latest gadgets, hindi ba't nag-iipon kayong mabuti, nagtitipid, umiiwas sa mga gala na mapapagastos kayo para mapagandaan ang pagbili sa inyong gusto? Kapag may bisita kayo, hindi ba't grabe din ang inyong paghahanda? Linis-linis, luto-luto, ilalabas yung mga babasaging plato na kulay gold para magamit ng inyong bisita. Pero ang tanong ngayon, paano kapag si Jesus ang darating? Anong paghahanda ang ginagawa mo? Nakahanda ka na ba? Mga kapatid ko kay Kristo, ang panahon ng Adbiyento
ang salitang ito ay nangangahulugan ng pagdating. At sino ang dadating? Walang iba kundi si Jesus. Kaya naman sa pagdating niya, inihahanda natin ang ating puso, isip, kaluluwa at katawan upang mapatuloy natin si Jesus sa ating buhay. Ngunit hindi lang sa darating na Pasko, sa araw ng kapanganakan ni Jesus tayo naghahanda, kundi araw-araw sa tuwing tayo ay nagsisimba at tatanggap ng sakramento at lalo't higit, tayo ay naghahanda din sa muling pagdating ni Jesus dito sa mundo. Kaya naman sa panahon ding ito, sinasabihan din tayo mula sa Ebanghelyo na mag-ingat at maging handa tayo sa lahat ng oras ng ating buhay. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng may pangako at dedikasyon sa Diyos, sa pagiging matuwid, banal, at makatarungan sa lahat ng oras. Ito ay paalaala sa atin na magsikap na maging mabuting tao. Maging mabuti sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, at sa ating paggawa. Ito po yung pagkakataon natin na maituon natin muli ang ating sarili at ang ating buhay sa Panginoon. Kadalasan po kasi mga kapatid, napaka-busy na po natin. Sobrang abala na tayo sa mga bagay-bagay at abala na rin tayo sa mga maraming alalahanin natin sa buhay. Napakarami rin natin sa atin na naliligalig sa lahat ng uri ng makamundong ambisyon, pagpapayaman, pagpapasikat, pagpapalakas ng kapangyarihan at kalakip ng mga ito, pagkaligaw sa landas ng kasakiman, kasamaan at kasalanan. Kaya nga po mga kapatid ko kay Kristo, ang panahong ito ng Adbyento ay pagtutugma ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos upang mapatuloy natin siya sa ating buhay at palaging mapaghandaan ang kanyang pagdating. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa Ama na turuan tayong maging handa sa puso at isipan upang maging marapat tayong tumanggap sa nalalapit na pagdating ng kanyang bugtong na anak. Buong pagtitiwala nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo
at panatilihin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatang katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Manahan nawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adbyento at maging tagapaghatid din sila ng mabuting balita ni Hesukristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyaya ng pagkalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmumula sa iyo, Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal nating yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesukristo sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, patatagin mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagdating ng anak mo at ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, aming andokang tinapay at alakalay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming inaanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin nang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Sitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. May niwanag
asang walang hanggan. Magagalak sa kanyang available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang 8 ng hapon. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry organization at samahan ng ating simbahan sa ating Second Parishwide Advent Recollection Series sa darating na December 5, 2023, Martes, sa ganap na ika-7 ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang traslasyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Doktora Gaines Marie Del Rosario, Head ng Lay Formation Center, San Carlos Seminary, Makati City. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ng aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.